So, alam niyo naman yung segment ngayon. Matatapos na naman yung buwan. So, last day, last or first day ng buwan ng March or last day ng February. Hindi ko alam kung kailan ko upload eh. Pero, sigurado ko doon. It's time for Whole Time! Good day, everybody! So, nakikita nyo ngayon, medyo limited yung space natin kasi nandito pa rin tayo sa Manila. Hindi tayo nandun sa aking mga laruan sa Tarlac. Kasi taga-Tarlac ako eh. So, makikita nyo, limited lang yung space. So, pagtsagaan nyo na. So, ano nga ba yung mga hole ko ngayong February 2019? Sisimulan natin sa dito. Iron Man. Ano ba to? Nano Canon version 1. Pre-order ko pala tong tatlong to sa ano ba to? Philbars. Ito yung plastic nila. So, ba't doon ako ng pre-order? Kasi local distributor sila ng Hot Toys, kaya gusto ko dun mag-pre-order. Pero, dun sa mga pop, eh, dun ko na lang nakitang may stock. Kasi sa ibang store, like Big Boys, Bully Boys, Hobby Stock, na sold out na agad, eh, yung nag-o-offer na lang itong Philbars. So, anyway, ito muna. Itong Iron Man Mark 50 Nano Canon version 1. So, itong laruan na to, isa siyang Cost Baby, pero Hot Toys brand pa rin siya. Teka. Ito. Oops. Focus. Ayaw niya. Eh, basta ito. Hot Toys brand pa rin siya. Kaya medyo mamahalin pa rin yung mga Cost Baby. Kasi yung Cost Baby parang nagigipag-compete sa Funko Pops. Pero syempre, magkaibang brand sila at saka ibang design. Pero to, cute naman. Okay na. Tsaka maraming version kasi itong Hot Toys ng Cost Baby. Hindi mong mawari kung ano-ano. Meron din akong keychain nito. Nabili ko last June. Pero nagustuhan ko kasing Cost Baby, maliit sila at saka mura na sa halaga ng Hot Toys. Kasi ang Hot Toys, kung di nyo alam, ang pinakamura ngayon ay nasa 12,000. Yun yung pre-order price pa lang. Diba ang mahal? Pati ako, sarili ko, nagko-collecta ng Hot Toys dati, hindi ko na-afford ngayon. Kasi ang taas na ng value nila. Hindi na sila makatwiran bilin ng mga average consumer like me. Hindi naman akong ganun kayaman eh. So, hindi ko kayang bilhin yung mga ganun. Pero, gusto kong mag-collect na ng ganun. Pero, pag yumaman ako, Hot Toys, baka naman pwedeng warayin nyo yung mga laruan nyo. Please. Siyempre, hindi nyo naman ako maintindihan. Sa Pilipino ako nagsasalita eh. Kasi tagawang kong yung mga gumagawang Hot Toys. Ibig sabihin, Chinese sila. So, business-minded talaga. Yung magagaling talaga yung mga ano nila, tawag nila, sculpture. So, makikita nyo yung mga Hot Toys brand nila. Kamukhang-kamukha ng mga artista. Kaya, astig. Then, itong sumunod, itong Super Saiyan 3 Goku. Ayan. Dati kasi, nangongolekta ako ng Funko Pops na WWE. Eh, binenta ko sila. Ngayon nga, nagsisisi ako. Ba't ko binenta eh? May CM Punk ako, may John Cena exclusive ako. Lahat ng regular dati, ngayon, ang taas na ng value.
hindi na sila makatwiran. Dating bibilin mo ng 400, alam mo yung price ngayon, nasa 8,000 na. Diba, grabe? Dito kasi sa Funko Pop, mabilis tumaas yung value nila, lalo na pag hindi na magre-release ng bago. Yun yung alam ko, ha. Pag hindi na magre-release, ibig sabihin, vaulted na sila, yun, tumataas yung value nila. So, itong Goku, hindi ko alam kung tataas yung value, pero syempre, gusto ko pa rin to. Kasi ang line ko ngayon sa Funko Pop ay puro Dragon Ball. Mainly si Goku. Kung nakita niyo yung other video ko nung nakaraan, si Goku Ultra Instinct naman yung meron ako, di ba? Tapos nung way way back November, si Goku Super Saiyan Blue naman yung meron din ako. So, gusto ko lang puro Goku ngayon. Pero dumating tong lalaking to, eh. Itong robot na to. Itong Voltron Metallic. Di ko alam bakit ko binili to, kaya ibibenta ko na lang siguro to. Anyway, nagkakalaga siya ng 1,195 pre-order price. Itong Goku nasa 895. Itong Cost Baby ay nasa 1,190. So, parang magka-price lang tong dalawang to, pero liit ng, di ba, mahal pa rin ng Hot Toys kahit sabi mong mura na siya sa palagay, sa lagay na yun. And anyways, gusto ko lang naman i-share sa inyo yung mga haul ko this 2019 February para sa ating segment na Haul Time! Ito nga natin yun. Haul Time! Angas, diba? So, hindi ko na lang bibigyan ng B-roll. Kasi, pwede na tong first person talk. Usap tayo, diba? So, pinapatagal ko na lang para umaba yung video. Para may mapanood naman ngayon, diba? Kahit medyo nonsense na yung mga pinagsasabi ko ngayon. Kasi, wala ka naman i-review dito. Wala naman silang mechanics tulad ng mga lens or mics. Basta isang lalapag mo na siyang ganyan. Tapos yun, pwede na. Ito, unbox ko pala to. Kasi itong mga Funko Pops na ayokong tanggalin sa box. Eh. Damn! Nangangas niya dodong. Yung bubble head. Kaya siya nano cannon. Kasi nagbablast siya ng cannon. Ayan. Diba, angas, so guwapo Tony Stark. Bubble head din siya, eh. Teka. Ayan, oh. Hey, ayan yung stand niya. Ayan yung, ano yun. Kung makikita niyo spring, kaso sobrang nasa loob, eh. Anyway, na akong masabi. Pang thumbnail na lang. Ayan. Thumbnail. Teka, teka. Tabi natin para may thumbnail na yung maayos. Ayan, okay na. So, salamat sa pagsama sa akin sa mga nonsense kong sinabi sa ating segment na Haul Time! Kung bago kayo ngayon sa channel ko, pagpasyensyahan nyo na kung ganito pa yung unang yung video na panood. Ako nga pala si Kiel Santos. Kadalasan na re-review ko dito ay puro camera stuff, lens, and action figures. Pero ngayon, medyo walang kwenta yung mga sinabi ko. Pero upload ko pa rin siya. Siyempre. Para sa sake ng Haul Time! Kung gusto niyo pang makapanood ng mga lens review or sa mga tip ko about sa camera stuff, hit niyo yung subscribe button and click niyo na rin yung notification bell para updated kayo tuwing nag-upload akong video. So, ito na yung punchline ko.
I hope you enjoyed my video. Click that notification bell to keep you updated, and don't forget to like and subscribe. Peace!